Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa nila kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham.' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Purit pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil sa pagkakataon na ibinigay sa atin. Alam ko itong pagkakataon ito is a grace from the Lord. So let's praise and thank God. And again, let's ask the Holy Spirit to be one with us upang maging mahipo ang ating puso ng kanyang pag-ibig at mabigyan liwanag at lakas na masundan ang kanyang kalooban. Mga minamahal kapatid, napakinggan ulit natin tungkol kay Abraham, no? Si Abraham, ang ama ng pananampalataya sa lumang tipan. At kahangahaka yung kanyang pananampalataya. At ang pantuwan-tuwa kay Abraham, no? Kaya sabi ko last week, dahil tuwan-tuwa ang Panginoon sa kanya, pangako niya, padadami ang kanyang anak, kasi dabitin sa langit at buhangin sa lalampasigan. Kaya alam po ay inabot ng 24 years bago nakisupatuparan yung kanyang yung mga pangako na magkakaanak siya. At sa kanyang katandaan, I think she was around 90 years old, at ang kanyang asawa sa 60 years old.
nabigyan siya ng isang anak, si Isaac, isa lang. Ay, tuwan-tuwa sila kasi nabigyan sila ng anak. At least, ang pangarap ni Abraham, kahit na isa, itong anak ko si Isaac, siya lang magpapadami ng aking descendants, no? Ay, kaso, hinihingi ng Panginoon ni Allah si Isaac. O Diyos ko, malaking trial yan. Isa na ibinigay niya, kukunin niya pa. Ay, matanda na sila para magkaganong anak na ganon. Kaya alam mo, kahit ng ganon, sumunod kaagad si Abraham at ialay ang kanyang anak. Pero ano pala yung pagsubok? Nang ialay kanyang anak, pinahinto siya ng ama na huwag ialay ang kanyang anak. Pero mga kapatid, ang ating Ama sa Langit ay hininto niyang iyala anak ni Abraham si Isaac. Pero siya, na ipinadala ang kanyang anak din sa mundo si Jesus, hinayaan niya mamatay sa krus. Nakita yung contrast, pinahinto niyang iyalay si Isaac, pero ang kanyang anak mismo si Jesus ay hinayaan mamatay sa krus. Pero mga kapatid, may dahilan po. Dahil sa kanyang pagkamatay sa krus, tayo po'y natubos sa kasalanan at alam ng Panginoon na siya'y mabubuhay na muli, ang resurrection. Mga kapatid, ito pang pinagninay-ninay natin sa Kwaresma. Nang ganun sabi ni San Pablo, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Noong tayo makasalanan pa, ipinadala ang kanyang anak. Na siya na nag-alay ng kanyang buhay sa magitan ng pagpapakasakit. Hindi madali po ipapapakasakit sa Diyos at pagkamatay at muling pagkabuhay. Mga kapatid, next week po ay Holy Week na po. At ang suggestion ko po ay paglinay-ninayan po natin tungkol sa ginawa ni Jesus para sa atin. Alam ko, alam nyo na yan eh. Pero importante para sa akin, did you ever experience na si Jesus ay namatay sa ating kasalanan personally? Naranasan ba natin yan? Kasi kung alam lang, hindi titim mo sa ating puso yun eh. Pero kung naranasan natin kung ang ginawa ni Jesus sa atin sa pagkamatay na krus, mas lalo tayo may in love kay Jesus as mas lalo tayo we want to be like Jesus. I would like to share with you an experience of mine. I was very fortunate kasi na-experience ko yung pag-ibig ng Diyos na ako pa third year high school pa. Kasi ang intention ng parents ko ay pinasok seminaryo upang mareforma kasi loko-loko po ako nung ako elementary ay natakot tatay ko sa nanay ko na lalaking loko kaya naisip ipasok seminaryo upang mareforma. Sabi ko sa dati, ay dad ko ipinasok seminaryo, huwag kakalat apelido Mananzan. Hindi, pasok! Pinasok seminaryo. Pagpasok seminaryo, nakita ko yung basketball court, tennis court, ayos dito na. Pero when I was third year high school, for the first time, tinama na lintik ang aking puso ko. Ako'y na-in love. At sabi na, first love never dies. Pero it's not ibang klaseng pag-ibig, you know. So it was a retreat. And in that retreat, yung retreat master namin, that was around 1967, tanda na po. But anyway, bago po yung libro na ang kapamagat ay Doctor on Calvary. Doctor on Calvary. Meron pong medical doctor who made a research paano namatay si Jesus from the medical point of view. Kaya medyo pagka-scientific, no? Kasi ang ginamit yung mga source, ayun yung Shroud of Turin. Ito yung balabal na na-discover nila na naniniwala, yun ang balabal na ibinalot sa katawan ni Jesus. Kasi nung pinikturan, namarka yung mukha ni Jesus sa kanyang katawan. Yung pamawaan mo the research. Of course, archaeological, historical. So, yun ang ginamit niya. At gumawa siya ng libro. And during the retreat, sinimulan dun sa agony in the garden, nasa Garden ng Gethsemane. Dun sa Garden ng Gethsemane, si Jesus pa'y pinapawisan ng dugo. Ang kanyang medical explanation, sabi niya, si Jesus ay hindi lang tao, Diyos din. At bilang isang Diyos, alam niya na yung detalya kung paano siya papatayin. Eh kung ikaw alam ang detalya kung paano papatayin, siyempre ang feeling na Jesus, ninenervyos, natatakot. The tension was so much, sabi ng doktor na, yung capillaries, yung maliit na ugat sa katawan natin, sa loob, pumuputok, sumasabog yan, sa takot, no? Kaya internally, Jesus Christ was suffering. At pagkatapos, sabi niya, from the emotional point of view, one of the most painful human experience,
kundi ipinagkanuno na isang kaibigan malapit sa ating puso. Alam niyo, out of many disciples, pinili niya sa 12 na malapit sa kanya. At alam niyo, isa sa 12, alam natin, betrayed him, sino yun? Si Judas. Ilang beses binigyan ng chance si Judas na magbago, ay sa huli pinagkanuno siya. Kaya nung sinaligan siya ni Judas, hindi napigil ni Jesus, sabi niya, will you betray me with a sign of a kiss? Ang sakit eh. Eh, sinumbatan niya. At pagkatapos, dinala sa mga punong pare. Doon sa mga punong pare, minsan nagsalita si Jesus, anong ginawa kay Jesus? Dinurahan sa muka, sinampal niya. Anak ng Diyos, humiliation ba? At ngayon, dahil nila mapatay si Jesus, dinala sa kay Poncio Pilato, mas insulto yan kasi isang hintil. Ito na si Poncio Pilato, alam niya walang kasalanan si Jesus. Kaya lang kung upang siya ipiliin siya instead of Barabbas, ginawa niya mukhang kawawa. According to Roman law, ang allowed ng whip is 40 whips. Pero ang doktor na binilang niya ng whip doon sa Israel Turin, more than 100 whips na every part of his body daw ay tinamaan ang latiko at tatlong klaseng latiko ang ginamit. Mayroong hook ng ganon, may bullet sa ganon, mayroong straight ng ganon. Kung 100 plus daw ipinalo sa katawan mo, sigurado labas yung mga buto. At pagkatapos, siya din hari, anong ginawa sa kanya? Yung tinik na 3.5 inch, gano'n? Ginawa ng corona at hindi lang ipinalo, isinik siya. Ay, one of the, itong pinitrate yung mata dito. At siya nagsabi ng doktor na si Jesus ay hindi pinako sa palm, yun sa mga picture, dito sa wrist. Kasi kung sa palm daw dito, kung pinako dito, kung wait, ay masisira yun, maano. Kaya dito po sa wrist. At anong sabi ng doktor, ikinambate ni Jesus? Dahil sa affixation, hindi siya makahinga. Alimbawa, let's try to imagine with your brown sisters, kung ilagay niya weight na sa kamay, masakit because of the nails. Ilagay niya weight sa paa, masakit because of sa paha ko din yan eh. Isanda niya likod niya, ay puro buto yan, dirug eh. Ilagay, isanda yung ulo niya, ay tinik din. Kaya sabi ng doktor, most probably, kinuntor ni Jesus daw sa tiyan. At kung sa tiyan naman may muscle po yung stomach natin, tumitigas, nagka-cramps yan. Kung nag-cramps na yung umakat yan, ay nandito yung baga, ano sa gitna? Puso. Kaya naiipid na yung puso ng ganun. Alam niyo sa Pampanga? One time, siguro 10 years ago, nanood ako ng pinako sa Pampanga. Alam niyo yung pinako? Pwede lang siya 15 minutes. Up to 15, pinababa na kasi hindi makahinga. But my dear brothers and sisters, si Jesus, 3 hours, 3 oras. 3 oras. Nakabayumin ng cross. Kaya yung 7 last words, hinahabol po niya, hinahabol. Hindi dire-direcho yan. Kaya there was a point in that crucifixion na mentally, emotionally, lahat. And sumigaw na si Jesus, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Noon ninarnate po yun, ako po'y naiiyak. Kasi ang tanong ko, God, Lord, sino ba ako na ikaw mamatay sa akin? Ako tao, ikaw Diyos. Ako nagsala, nagkasala. Bakit inako mo? Sabi, bakit inako mo? And sagot ng Lord, Titus, I died for you dahil mahal kita. Doon ko po unang-unang naranasan kung gaano kamahal ang Panginoon. Na siya po ay namatay para sa aking kasalanan. Sa mga kapatid, pag nilay-ninayin po ito yung dakilang pag-ibig ng Diyos na siya namatay dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Tapos na. Earth, a quiet night in a cold manger. Oh.
Just another stranger. Don't you know what the dying Jesus saw when the ghost's eyes for the light?